Now from the guys, laging nandyan yan eh. Hindi yan umaalis dyan. Araw-araw nakatambay may mga Indonesian flavor. Oh, Indonesian flavor. Indonesian restaurant. Ayan, puro mga restaurant yan. Restaurant. Medyo hinihinga. Din yan. Kaya habang nagja-jogging ka, talagang gugutumin ka talaga dito. Kaya hindi mo maiiwasang bumili ng pagkain after mag-jogging. Ayan, bagong bukas lang yan.
Kasi nung dumating kami dito, wala pa yan. Pero ngayon, meron na. So, eto. Medyo hinihingal na ako. Tagal na akong nakapaglakad. So, ayan siya. Ayan yung sa magkabilang side. Merong kalsada sa magkabilang side namin. So, itong jagingan ay nasa gitna ng kalsada. Ha? Makan. Ha? Balik ka ba yun? Medyo baliw ang mga Arabong kabataan dito, guys. Yung mga... bata-bata pang mga Arabo, ay kailangan talagang kailangan iwasan na kasi medyo sila dito, loko-loko. Hindi lang medyo, talagang loko-loko sila. Mga walang disiplina. Pero hindi naman lahat. Pero mas marami talaga yung mas marami talaga yung loko-loko. Mga loko-loko. So, ito yung mga loko-loko. Loko-loko yan. Yan yung mga bayo dito. Yun yung mga binata dito na mga baliw. No. Ano dyan ang mga damit? Parang butik. Butik ako yan. Ano mo saan? Maraming kalabing maglalabay. Dito guys, paano pag gabi? Medyo jogging. Ano mo? Hats mabungo ngayon. Ang lawak ng kasada pero halos mabungo ngayon. Sasagyan na nasa mahina. Ang kagaling na kagaling. So, ayan. Ayan o, mga balita guys. Nagpusat sila sa gitna ng kasada ko. Ayan o, parang mga balita. Karamihan sa mga binata dito sa Saudi, lalo na dito sa Makkah, based on my experience, dito talaga yung maraming loko-loko sa Makkah. Based on my experience lang naman. Kasi naranasan kong magtrabaho sa Abha, Riyadh, at ngayon naman sa Makkah. So, lahat ng mga lugar na napuntahan ko, dito talaga maraming loko-loko na Arabo. Pero hindi lahat. Hindi ko gine-generalize, pero karamihan dito sa Makkah ay loko-loko ang mga kabataan dito. Hanggang dito na lang muna guys, kasi tatawid kami ng kalsada. So medyo nakakatakot tumawid dito kasi nga maraming loko-loko. So, bye muna. So, dahil napagod kami guys, o-order muna kami ng shawarma. Shawarma? Yes, shawarma. Ada menu? Come. 8 or 7? Had a lunch, shawarma. Same. Kida. Yeah. We had a wasat. Medium. Yeah, medium. Yes. Small. Khamsa. Khamsa. Wrapper the same. This have a cheese. With cheese. And large. Without cheese. This is for YouTube. Without cheese.
Yeah, this is small shami. Yeah. No? Bread, shami bread. Shami bread? Yeah. That's this. And we have tequila, medium and large, like this. How much? This is 7 real. 7 real? Yeah. This big. Ah, big. Yeah. This large. Medium. 10 reals. Nani po kuan kay kuan? Medium. 7. Ah. Only medium. Only medium. Okay, medium? Yes. How many? Two. Two? Yes. There is come. Price? No. Seven. Available ka ba? Seven up available? Seven up available? Seven? Seven up. Oh, can. Seven up, can. So, are you Saudi? Mashallah. I'm gonna upload this on YouTube. You have your YouTube? Yeah. YouTube, yes. Yeah, channel? You have internet on your phone? Yeah, yeah, yeah. Check on your phone. What is that? Name, your channel? Wait this video on YouTube. Masarap ang shawarma dito. Yes, spicy. Spicy? One spicy, one regular. So masarap ang shawarma nila dito, guys. 7 reals ang medium size. So nasa more than 80 pesos sa Pilipinas. More than 80 pesos? Ha? Akala ko ikaw ay ate. Yan yung menu nila. May cappuccino sila, espresso, mikato, mocha, ice mocha, turkey coffee, Nescafe, and milk tea. At meron din sila anong tawag dito? Wajabat luli bo. And shawarma mozzarella. Mozzarella and horse. And ito pa. Ayan. Try ng Arabic food. Masarap talaga yun. You have channel? Delivery. Ah, delivery. You have delivery? Number. Can I have your number? 05? Send pa na siya. Number? Huh? Number, ikaw pa deliver ka. Huh? May ka pa deliver? So, pag gusto niyo magpa-deliver, may available din sila, available din ang delivery service nila. So, nagde-deliver sila. Kapag $1.50. Ay, ay, ay. One drink. Yeah, yeah.